Gaya din ng sining, ang rebolusyon ay nagmumula sa pinagsamasamang talento at kasanayan na bagong natutuklasan at yung meron na sa atin. Ito ay isang kapangyarihang hindi lang makakaakay ka patungo sa pagbabago, kundi siya mismo ang nakapagpapabago sa atin. Kung ang ating mga gawa ay hindi dadampi sa bawat nakakasaksing mga tao, para saan pa ito? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagkalooban ng talentong bibihira lang ang nagkakaroon. Galing niya'y ginamit, hindi lang para makilala ng lahat, kundi upang baguhin ang lahat patungo sa modernisasyon. Talento niya'y siyang boses na sumisigaw. Ngunit anong saklap ni hindi man lang pinagkalooban ng mahaba-habang panahon para mamayagpag dahil sa di napapanahong pagkawala? Ang kwento ng mga obra, pakikipaglaban at pamamayagpag ni Lito Mayo o yung tinaguriang Original Punk of Philippine Arts. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Lito Mayo sa totoong buhay ay nakilala din ng malalapit sa kanya bilang si Toto. Siya ay isang Pilipino graphic artist, printmaker, poet, social activist, sculptor, professor at kung ano-ano pa. Isinilang sa siyudad ng Lipa sa Batangas noong 17 ng Disyembre taong 1954 mula kina Ginoo at Ginang Sebastian Mayo. Siya ay pandalawa sa 7 magkakapatid. Ayon sa kanyang mga guro sa elementarya sa Our Lady of Rosary, si Toto ay isang tahimik, mapagbiro at napakatalinong bata. Sa kanyang murang edad na 17 anyos pagkagraduate ng high school, si Lito Mayo ay ikinasal kaagad kay Irma Hermano na nagmula rin sa mga negosyanteng pamilya. Si Toto ay naging batang ama ng dalawa nilang anak. Nagpatuloy sa pag-aaral si Toto sa University of Santo Tomas College of Architecture and Fine Arts kung saan nagsimulang mahubog ang kanyang talento sa pagpipinta. Bukod sa kanyang kakaibang pormahan noong dekada 70, kapansin-pansin din ang pagiging kakaiba niya ng estilo sa kanyang mga gawang serographics at silkscreen ay nabihasa rin niya. Ang mga paksa at komposisyon ni Toto ay kadalasang naglalaman ng mga mahihiwagang tema, mga anting-anting at mga di makamundong nilalang na pawang hindi sumasagi sa ating mga imahinasyon. At ang ilang halimbawa nga ng kanyang mga obra ay ang Pula Puti kung saan inilalarawan niya ang isang eksena sa sabong na may mga tandang na anyong tao at kung ano-ano pa. Bukod sa pagiging artist, si Toto ay naging bahagi rin ng mga aktivistang panlipunan kung saan naman ginagamit nila ang mga talento nila gaya na lang ng pagpipinta upang may pahatid sa gobyerno at bayan ang kanilang nais isigaw. Sa mga panahong ito, nakilala at nakasama ni Toto ang mga kilalang kahanay nila gaya na lang nina Rolando o si Kaorli Castillo, ang mag-asawang Heber Bartolome, Maita Gomez, ang nakikipaglaban sa advokasya ng mga kababaihan at co-founder ng Samahang Gabriela na siyang kumakalaban sa gobyerno noon. Sa buong panahon ni Toto bilang alagad ng sining, ang kanyang may bahay ang palaging pangunahing sumusuporta sa kanya at siya ang nakakatulong niya palagi kapag meron siyang mga pagtatanghal o exhibition na pinupuntahan. Naging bahagi din si Toto ng Philippine Association of Printmaker kung saan naman nakasama niya ang mga naging pinakamalalaking pangalan sa larangang ito gaya na lang ni Manuel Antonio o ni Kamaning Rodriguez Sr., si Benjamin Cabrera, Imelda Cajipe Endaya at Virgilio Abiado na siyang naka-impluensya ng malaki kay Toto para sa kanyang mga makabago at kakaibang estilo. Isa siya sa pinakabatang artist na nakakasama ng mga pinakamalalaking pangalan noon sa larangan na nakapagtatanghal ng kanilang mga gawa sa iba't ibang lugar at mga galeriya sa buong kapuluan lalo na sa Kamaynilaan. Dahil dito, kasama na ang kanyang pangkistang pormahan na angat na angat sa modernong outfit ng 70s noon ay nabansagan siyang Original Punk o Philippine Arts dahil na rin sa mga makabagong konsepto ng paglikha. Taong 1973, nang nagsimula siyang makatanggap ng iba't ibang mga parangal at pagkilala na napanatili niya hanggang sa buong bahagi ng dekada 70.
First honorable mention siya sa USD Sculptor Contest, third prize at third honorable mention sa Graphic Artist Competition ng sumunod na taon 1974 para naman sa On The Spot Painting Contest. Bago siya nakapagtapos sa paaralang iyon, noong taong 1975, nataglay ang karangalan bilang cum laude. Iyan at napakarami pang mga pagkilala ng mga sumunod na taon. Taong 1976, nang matagumpay niyang maisagawa ang kanyang kauna-unahang solong palabas sa Art Associate Gallery sa Makati. Ang exhibit na yun ay tumagal ng 15 araw, kung saan showcase ang kanyang mga timakamundong mga gawa gamit ang malikot na imahinasyon. Naging aktibo din si Toto sa kapatiran ng Tao Gama P, kung saan siya pa ang nagdesenyo ng kapitbisig kabataan na t-shirt na ginamit nila noong 11th anibersaryo noong taong 1979. Panahon kung kailan ibang-iba pa ang imahe ng mga kapatirang kagaya nito dahil aktibo sila sa pagkakawang gawa kumpara sa ngayon na iba na ang pinagkakaabalahan. Naging bahagi din si Toto ng Lakbay Sining na isang proyekto ng Cultural Center of the Philippines na layong magpalaganap ng mga programang makapagpapaunlad at ikagaganda ng bayan. Katuwang ang iba't ibang mga universidad. Naging matagumpay ang proyekto nilang iyon at bilang katunayan, naimbitahan pa si Toto ng pamahalaang panlalawigan ng probinsya ng Bulacan upang kanilang pagandahin at pintahan ang iba't ibang mga makasaysayang lokasyon sa nasabing lalawigan. Nakapagpalabas din siya sa hiyas ng Bulacan Gallery sa Malolos. Pagsapit ng dekada 80, naging faculty member naman siya sa Philippine Women's University School of Fine Arts and Designs simula noong taong 1981. Ngunit ito na rin ang taon ng pinakamasakit sa kanyang buhay dahil nagkaroon siya at ang kanyang asawa ng di pagkakaunawaan sa kanilang pagsasama na humantong pa sa hiwalayan. Buwan ng Pebrero taong 1983, nang muli siyang magkaroon ng solo exhibit na pinamagatang Touch of Gold sa Fine Arts Gallery ng Philippine Women's University. Muling nagtagumpay ang palabas na yun, ngunit iyon na rin pala ang huling palabas na maisasagawa niya. Dahil nang sumunod na 3 buwan ng Mayo, nang si Toto ay wala ng buhay na idinating sa UST Hospital. Isang misteryo at palaisipan para sa kanyang di napapanahong pagkawala. Dahil layon sa kanyang death certificate, acute pulmonary arrest due to acute pulmonary edema ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit sa autopsy report ng kanyang uncle na isa ring Army Ranger na general na ginanap sa Kampo Krame, ay mayroong natagpo ang kontento ng iba't ibang gamot sa kanyang katawan na maaring siyang nag-trigger sa nasabing sanhi ng kanyang pagkawala. Bukod dito, meron pa ring isang ulat na merong mga tao ang nagpunta sa kanila at pagkatapos ay bigla na lang nawala o kinuha ng walang pahintulot ang kanyang mga obra na dapat ay gagamitin pa sana niya sa susunod niyang exhibit, habang si Toto ay nandun pa rin sa bahay na wala ng malay na di pinapansin ng may katagalan bago pa man siya isinugod sa ospital. Si Lito Mayo o si Toto na tinaguri ang Original Punk o Philippine Arts ay namayapa sa di napapanahong pagpanaw sa edad na 29 anyos lamang, ilang buwan pa bago ang kanyang 30th kaarawan. Gaya din ng Sining, ang rebolusyon ay nagmumula sa pinagsamasamang talento at kasanayan na bagong natutuklasan at yung meron na sa atin. Ito ay isang kapangyarihang hindi lang nakakaakay ka patungo sa pagbabago, kundi siya mismong nakapagpapabago sa atin. Ikaw kaibigan, meron ka bang mga gawa na dumadampi sa puso at damdamin ng bawat nakakasaksi nito? Handa ka bang lumikha ng isang rebolusyon para sa pagbabago? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!